Ala eh, meron pala tayong ano, pularini. Ito nga pala ang ating pula rito. Madalas natin gamitin itong mga pula kaso ang hirap nito. Laging madaling mahi. Meron akong nakilala, ang pangalan ay Dennis Palma. Sa oras ng pangangailangan, siya'y madaling malalapitan. Sa mundo ng kalapatiran, ang ibon niya'y maaasahan. Kaya ang tangi kong hiling sa'yo, boss bait, palagi kang mag-iingat at palaging good health. Eto mga ka-showbiz, nandito na naman tayo sa breeder's loft natin. Eto yung mga kak natin tsaka mga hina ayaw magsi-itlugan. Pero fortunately, meron na mga nang itlog doon. Kasi nga sa sobrang katanda, makikita nyo, lalaki na ng ilong. Pero eto, meron tayong bisita po dito. Labas po tayo ha. Eto, saan yung pangalan mo, sir? Jeremy Bonggal. Palakasan, sir. Jeremy Bonggal. Yun. Eh si ate, balita ko ate, nag-iibong ka ba talaga? Hindi, yung totoo, ikaw nag-aalaga. Anong pangalan mo, ate? Jerica Bonggal. Yun. Eh, si ate, anong pangalan? Jerica Bonggal. Ah, bali, kayo yung mag-asawa. Pero itong, bakit natuto si ate mag-alaga ng ibon? Sino po nagpapakain ng alaga o kalabati? Marunong ka manguli ng kalabati o pakain lang? Pakain. Yung totoo? Manguli rin po. Pagka paratingan, anong ginagawa ni ate? Chief leader yan? Pag-ama. Ikaw, ate, anong ginagawa mo? Pagka paratingan? Paano mo nalaman na ini yung kalapati nyo? Dumadating naman, baka naman hindi dumadating. Dumadating. Gano'ng kalayo yung binibitawan ng kuya? 100 kilometers lang po. Ah, malapit pa. Maganda pagka medyo malayo-layo na, masakit sa leg. Palingalinga ka na eh. Ngayon, hindi nyo pa ba na-experience malayo? Eh, nagsursugod po kami. Oh. Kaso, ano pa yun, matagal din. Ah, matagal. Tsaga-tsaga lang yan. Bumalik po, pero nagkat. Oh, lahat naman tayo nagsisimula sa umpisa, pero ate, di ba, maganda pag may suporta mo, ano? Kaya ikaw, kuya, gagalingan mo. Kasi ito nga, sabi ko nga, hindi biro itong pag-iibon. Kaya katulad mo, ate, baka may mabatiin ka muna. Aklase mo. Nanay, tatay mo. Ilisok ka may iya. Baka may boyfriend na si ate. Maganda si ate, eh, no? Ah, kuya, may boyfriend na wala pa. O, hindi, lalabas tayo doon, mamaya interviewin ko yung doon sa labas, ha? Sandali lang po, mga ka-showbiz. What's up, mga ka-showbiz? You know? Eto, mga ka-showbiz, nakausapin ko muna yung ating bisita. Ikikwento natin kung anong meron dito. Idol, patignan mo nga ito, yung umiikot to. Yan, yung ano yan, yung umiikot na yan, kay, umiikot na bulo niyan, tawag niya, meron sa paramikso dati. Ang ipapaliwanag natin kung ano ba yung paramikso. Yung paramikso is umiikot ang ulo kasi hindi tayo nagpapakuna. Pero kahit nagpapakuna tayo, may potential pa rin na umiikot ang ulo. Yung kalapati na yon na umiikot ang ulo, kapatid lang ng first, ng 6 overall natin, MMFC yan, 2021, Bali Super Smash Race yun. Ngayon tayo, pagka umiikot ang ulo, maniniwala ka bang hindi sagabal niya para maglabas pa ng winner? Eh, ngayon po mga kasubis, medyo masama pakiramdam ni Bait. Eh, para kumanda nung pakiramdam ni Bait, ikikwento ko muna yung ano, ikikwento ko yung lahi, ha? Tapos sa mga malaman nyo, para kumanda pakiramdam ni Bait. Yung lahi nung kapatid nyo rin yung Basta 2018 na natin, tapos kapatid nyo rin, ano, kapatid nyo rin yung naglabas ng punso na si Tacloban Clacker namin, si Super 6K yung punso, ng 2018. Nanay tatay niya si Takmak, Takmak 41, Takmak 14 and Takmak, Takmak 41. Bali yung taon to, meron silang pataklobal. Hey, maganda ba yung ikon o pangit kung umiikot ang ulo? O sige. Ito pa, ngayon lang to, ngayon ko lang ginawa to. Uli mo, ting, uuwi mo. Sige, para meron kayong iba mong matanda. Sige, uli mo yun. Sana all. Kaya mga ka-showbiz, mauhuli kayo. Pag nahuli niya, kanya na. gusto po kasi natin maglambing. Ayan, umiikot po yung ulo. Ayan, pero pag binibrid po naman yan, kasi yung kapatid po ng yung champion, pa-champion natin ng 2017, eh, yung tatay po nung umiikot ang ulo. Pero kahit na umiikot ang ulo, hindi mo po may depresa ang ulo eh. Yung ulo sa baba, walang depresa yun. Kaya, ibigay ko sa iyo, ingatan mo. Ang mapapagaling mo yan dahil meron na kong kanya na ano, wag lang ma-stress. Kita mo kanina, hindi mo umiikot ulo niyan, ba?
pagka hindi siya nai-stress, bumabalik siya sa normal. Pero pag nai-stress, katulad ni Nuli, umiikot. Tuloy natin, lalagyan natin doon sa cage. Tignan natin ang magiging itsura niya. Dali po. Ibon. Eto mga kasubis, oh. Eto yung ibon na binigay natin. Pag hinahawakan mo, umiikot ang ulo. Pero pag nasa cage, tahimik lang. Medyo hindi mo mahalata na may sakit. Kaya sabi ko nga, maganda na siguro pakiramdam ko nito kasi nakapaglambing na tayo eh. Mamaya hahanap po ako ng ibon na para naman doon sa ating tatlong tutulungan. Ito po inilambing natin doon sa bata. First time po natin ginawa na magbigay ng ibon na yung biglaan na hindi naman natin kilala eh. Sige po, bababa muna po ako, nandiyan po yung aking therapist. Sige po. A few moments later. Kasubis, oh. Pigeon owl ni Bait. Ito yung pigeon owl natin, ang misana, oh. Wow. Bali, ito naman yung pares niya, Tagalog naman natin, oh. Woo! Ito, bali si Mami Basco. Si Mami Basco lang to, eh. Galing give birth to kay late Sir Paul Ong, Voice of the Philippines. Tapos, ito naman si ating pigeon owl, semi-pigeon owl, anak ni 8 overall, sa kanyang 7 overall. Sila po yung pamilya ng ating Basco Batanes champion. Sila po yung magulang. At sila din po yung nag-produce ng winner ngayong 2022, 2K winner natin. At 2021 din, 2K winner din natin, MPFL. Ito po yung tinatawag na history. Tapos si anak ni Bunso, wag na natin pahabain, mamaya na lang po. Dahil natatakil naman lang po natin laging lahi na ito eh. Mamaya ibibigay ko po yung ating uso ngayon. Tignan natin. Iyon o. Ala eh, meron pala tayong pula rin eh. Wow. Ito nga pala ang ating pula rito. Madalas natin gamitin itong mga pula kaso ang hirap nito. Laging madaling mahirit. Pagka hindi nahihingi, talagang parang nakikidnap ito eh. Galing nakidnapan, akasosoli lang ginamit natin. Ginamit bali yung itong ibon na to, eh, ibon ni Bait to eh. Masili, maanghang. Galing sa ating kaibigan na si Sir Jong Benko, friend Jong. Tapos, eh, ito ay nakakross naman sa ating mga, tawag dito sa ating mga pundasyon dito na polong. Tapos, in short, ito naman, eh, stitch pundasyon pa rin iba ito. Tapos, nakakross na kay Victor Lim. Ano kaya mangyayari dito sa ibang kulay at saka sa ibang kulay? Magiging tsokolate rin kaya? Pero ito po, based on history po ito, bali si, recently in 2021, nagkaroon po tayo ng day bird, Katbalogan, bali Santa Margarita, Binitawan. Eh, yung kapatid nito naglabas ng winner noon. Tapos, finisher naman ng, 650 kilometers din, galing Pampanga. Ang bitaw noon, Leyte. San Francisco, Javier Leyte. Ito naman, related to sa ating mga inbreed na Victor Lim, saka inbreed na, kita mo, late, no? In short, ito, mga sticks na maliit na pangit. Naway may magawa pa nito, huling pahabol natin ngayon south, o kung hindi man po makahabol sa south, eh, i-donate po natin yung anak nito. Marami po tayong tinutulungan o nilalambing eh. Higi po, hanap po tayo dito mamaya ng isa pang pantulong para sa aking kumpare. Hindi naman lumalapit, pero hindi naman kailangan lumapit. Kung makikita mo namang hirap sa buhay, ba't di natin alalayan kahit paano? Hindi naman kailangan malaki, makasama ka lang sa laban, nanalo na tayo dun. Sige po. Ito mga kasubis, bali akit tayo mamaya. Hahanap po tayo ng ating pandonate sa ating kumpare kaibigan na si Bigoy. Hindi naman po lumalapit, si Baby Beto. Hindi naman po sa atin lumalapit ang ating kumpare. Pero nakita ko po parang may pinagdadaanan o meron siyang laban sa buhay. Eh, kailangan po sigurong sumabit ni Bait. Kailangan po siguro ni Bait umaksyon o kumilos man lang. Eh, mahirap lumaban sa buhay pag nag-iisa ka lang o kukunti kayo. Mas maganda o mas magaang pagka marami tayong magkakasama kahit sa maliit na pamamaraan. Hintayin nyo po, ipopost ko po yung ibon. Bahala na po kayo mamaya. Tignan po natin kung hahatiin po natin sa dalawa o tatlong matutulungan. Ang importante, makatulong po tayo sa maliit na pamamaraan. Ipo, stay healthy and safe. Ito po si Bait. Naway, ingatan po natin lagi sarili natin. Bunjing-bunjing. Ito mga kasubis, isa sa mga do-donate natin, isang anak lang nila. Wow. Ito yung anak mismo ni Jelly Jelema, cross 8 overall, di napaka-solid naman agad. Ang punto natin dito, wala naman sa solid eh. Ang importante, makatulong po tayo. Tapos ito yung anak ng imported ng ating kaibigan, malinyadang Jong Benko, friend Jong. Sabi ko nga,
ba't ipagtatamot natin yung ibon natin kung makakatulong naman tayo sa kapwa? Gawa ng ibon natin, pwede tayo makatawid ng isang ngiti o isang ano, tatlo tutulungan natin o dalawa. Dalawang ngiti. Ang importante dito, makatulong lang po tayo. Ito pong anak nito, isa po nito, ating idudonate. O bahala po kayo magbigay ng lambing doon kapalit nitong ibon ko. Sige po, pasensyahan niyo po, madilim.